Paskong Pasko eh, may bagyo Joel, ano? Siyempre, bukod pa yung mga may nasunugan, di ba? Actually, hindi lang sa Pilipinas at sa Asia nangyayari yan, kundi sa kahapon yata sa Texas at sa Louisiana, no? Kinaanan din sila ng bagyo doon. Eh, boy, hindi pa tayo tuloy yung nakakabangon mula sa pinsala ng bagyong Pablo. May panibagong bagyo na naman tayong binabantayan. Ano na ba ang naging epekto po nito? Para makipagbaltaktakan po sa atin ngayong umaga, makakasama natin live mula sa tanggapan ng NDRRMC, si Undersecretary Benito Ramos. Good morning, Yusek. Joel, Susan, good morning. Good morning po sa ating mga kababayan. Yusek, ano doon sa pinakahuling update sa Bagyong Quinta, nakapaghanda ba ang NDRRMC para rito? At hindi na kayo nagpasko. Susan, Yusek, nakapaghanda ito at mabuti na lang at nakapag-convene ng yung PDRRMC down to municipal level. Ito, kahit Pasko. Kahit Pasko. Yes, kahit Pasko ito, Susan, so nakapag-preemptive evacuation, umpisa dyan sa Siargao Island hanggang sa Dinagat. Eastern Samar at saka itong Leyte. Kaya nandyan yung mga evacuees sa Leyte, sa Tacloban Gymnasium at yung convention center. So far, latest ngayon na Joel, Susan, ano, para sa kabatiran ng ating mga kababayan. Nag-landslide dyan sa Sugod, Southern Leyte, kaya close traffic ito yung papuntang Tacloban. Ito yung Maharlika Highway connecting Visayas and Mindanao. Mabuti na lang at kapag preposition ng bulldozer at saka other heavy equipment, yung DPWH. So in a few hours, ito paghinto nitong ulan, i-clear nila itong Maharlika Highway. Sa mga tinamaan na nag-landfall, yung mga lugar po na yun, Yusek, may mga natanggap pa tayo, kung may mga casualties tayo. So far so good, Susan. Wala tayong reported casualties ngayon. At ito nga, yun lang, maraming stranded na naman. 5,916 itong stranded sa lahat ng pantalan na pinaklose na natin ito. I-postpone muna yung mga biyahe para sa ganun eh, maiwasan natin. Oo, para sa kaligtasan nila. Yung bang sinasabi ninyo, Yusek, na nagkaroon ng landslide, yung connecting road, Visayas to Mindanao, ano yan, how would this affect, is this a major artery para doon sa pag-connecta doon sa dalawang rehiyon na yan? Yes, Joel. Ito actually ang Maharlika Highway connecting Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito yung Sugod Mahaplag area. Landslide dito, kaya close sa traffic ngayon. So, hindi ko nadadaanan? Hindi. Madaanan pa. Ngayon. Meron bang mga residenteng naapektuhan doon sa mga na-landslide na yan? So far, wala naman na Joel, Susan. Dahil po nito, yung highway mismo yan. Yusek, hindi naman dahil dito meron tayong mga paghahanda sa Bagyong Quinta, hindi naman naapektuhan yung binibigay nating servisyo doon sa mga sinalanta ng Bagyong Pablo na medyo hindi pa rin talaga ganap na nakakaahon. Yun na nga. Apektado pa rin na, Susan. Kaya po nito. Mabuti na at yung government agencies natin kasama yung local na pamahalan ay nakapaghanda nito, may preposition na mga food and non-food items para dito sa ating mga kumbay. Ano po yung pinakahuling impormasyong natanggap nyo doon sa mga lugar na dinadaanan po nito ngayon na nitong Bagyong Quinta, yung intensity ho ng bagyo, ilang beses na ho yatang nag-landslide dito, nag-landfall ito, Director? Yes, Joel, kasi kung ito yung kumakita natin itong Central Visayas, ano, may kwento, isla-isla. Kaya inaasahan ito na apat na beses mag-landfall ito. Una, kagabi apat. Ng alas 7, nag-landfall dyan sa Homonhon. Second landfall, midnight, in between Abuyog at saka yung Arthur Municipality ng Southern Leyte. And then nasa dagat na naman, presently, nandito na ngayon sa Pasihan Island at vicinity ng Bogo City ng Cebu, Northern Cebu. Dagat na naman yan, papunta sa Northern Negros, from Negros, papunta sa Panay Island. Apat na beses inaasahan na yes, magla-landfall. Pero as of now, ilang beses na po nag-landfall ito? Pangatlo na yan, Joel. Pangatlo. So yung may inaasahan pa kayo na isa pa? Doon sa papunta na ng Panay Island. Anong epekto doon sa mga lugar na nagla-landfall, Yusek, doon sa monitoring na nakakarating ho sa inyo? So far, kung ito, intayin pa natin about 2 or 3 hours bago bababa lahat yung tubig galing sa bundok at pupunta yan sa mga ilog. Kaya binabantayan ito, Susan, Joel, dahil tama-tama ito magliwanag, aware naman yung ating mga kababayan. Kamusta ulan? Nadala nito, Director? 10 to 20 millimeters ito. Mahina naman yung hangin. Yan ang report namin na dyan sa PDRRMC natin. Mahina naman ang hangin, pero yung ulan, mabagal yung tagbo niya.
So marami rin yung tubig na maipon habang babagal. Ben, mga lugar na ba kayo na balita ang binaha, Director? Yes, dito sa may Abuyog at umpisa na rin yung pagkuhan yan. Yung Abuyog River hanggang dyan sa may Hulita and then Burawen hanggang doon sa may Baybay. Nag-aumpasa na rin ngayon na umaapaw yung mga ilog dyan. Kumusta ho yung mga wala tayo nagiging problema sa paglilikas ho, yung mga preemptive evacuation na kailangan gawin? Wala tayong problema, Susan, dahil sanay yung mga tao dyan. Dati kasi ito na dinadaan ng bagyo. Kaya resilient yung ating mga kababayan. So wala na ho tayong mga kakulangan pa natin ngayon doon sa ating mga preparations? So far, Susan, naka-in place lahat. All systems go. Itong kuha natin. Kahapon national at saka yung local. Kahapon may report po na naghahanda rin yung mga tinamaan po ng bagyong Pablo dahil baka tamaan sila ng peripheral nitong bagyong ito. Director, ano ang monitoring ninyo? Opo, at kung nga ito habang sila ay abala sa recovery nila, naghahanda rin sila dahil nakikita nila itong daanan ni Quinta, baka yung peripheral nito ay apektuhan sila. Kagaya nung napunta kami dyan nung last Saturday nila Secretary Dinky Suliman at saka si Rosalinda Baldos ng Dole. Opo. Malakas ang ulan na nagpa-flash flood doon sa New Bataan habang nandun kami namimigay ng Noche Buena Packs. Yusuf, mayroon na ba tayong ginawang mga preemptive at forced evacuation ngayon? Especially, yes, preemptive doon sa unang tinamaan niya, lalo na dito sa may Siargao and then Dinagat Island. Ilan ho yung indinikas na natin? Abot ito ng 1,000 families already. Patuloy pa rin ngayon ang paglilikas. Sapat naman ho yung ating mga relief goods na kakailanganin. Siyempre, hindi pa nakakalabas ng basa sa Quinta. Yes, Susan, dalawa kasi ito nag-ipon. Yung local na pamahalaan at saka yung DSWD. Kasi importante rito, Yusek, yung pre-positioning eh. Yes, yung pre-positioning. Kung hindi ka nag-pre-position ito at nag-close traffic, kagaya rin dyan na Sogod, mag-pre-position ka dyan sa Sogod dahil hindi ka makadaan dyan kung mag-landslide. O ito na nga, nag-landslide. Galing pa yung food and non-food items sa Tacloban. Mabuti na nag-pre-position tayo. Alright. Okay, Yusek. Director, standby ah. Standby lang po kayo dyan. Makakausap po natin sa pamagitan ng telepono si Presidential Communications and Operations Office Secretary Sunny Coloma. Magandang umaga, Secretary Sunny. Magandang umaga naman sa inyo lahat. Okay, opo. Secretary, po Susan Enriquez po ito. Ano po ang direktiba ng Pangulo tungkol sa paghahanda dito sa bagyong si Quinta? Ang directive po ng Pangulo ay manatiling nakatutok lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan para tiyakin na ang ating mga mamamayan ay ligtas at malayo sa panganib. Siyempre, Sam, ang presidente dyan ay zero casualty. So, paano ho natin tinitiyak, paano natin matitiyak na ito po ay ma-achieve yung zero casualty at huwag maulit yung nangyari sa bagyong Pablo? Pablo, ang pinakabatayan po dyan ay yung struktura ng disaster risk reduction and management na kinakatawan dyan ni Yusek Ramos. No, meron po tayo nito sa pambansa, pangrehiyon, panlalawigan, panglunsod at pangmunisipalidad na antas. No? At pinangungunahan po ito ng ating mga local government executives, no? Yung po mga governors at mayors. No? At lahat po ng ahensya ng pamahalaan ay naikipag-ugnayan dito sa Disaster Risk Reduction and Management Council sa lahat ng antas. Alright, may mga numero ho ba silang maaaring kontakin para magbigay tulong o kaya impormasyon kaugnay ho ng bagyo, Secretary? Diyan po sa NDRIMC, no, kila Yusek Ramos, yan po ang nerve center natin. Pero kung pwede pong i-share sa inyo, no, kasi tinututukan po natin yung mga nasa lalawigan. No, meron po tayong mga information centers about lalawigan. At ang ginagamit po ngayon in a very extensive way, yung pong text messaging, no? Dahil nga po about 75 to 80 million ng ating mga kababayan ay mayroong mobile phone. No? Ito po ay ginagamit sa hanggang sa barangay level at ang aming pong ahensya, yung Philippine Information Agency, sa tulong ng ating mga telcos ay nagbibigay ng halos hourly update. No? Pinapamahagi din ito sa pamagitan ng text messaging. Kaya makakaasa po tayo na sa grassroots level, no, ay mataas yung level of awareness hinggil sa kalagayan at direksyon ng bagyo. Paano ito yung personal na minomonitor ng ating Pangulo kahit pa kahapong araw ng Pasko, nakabakasyon ng Presidente, Secretary?
Ganun nga po, no? Mm-hmm. Sapagkat napaka-hands-on po ng ating Pangulo, patuloy pong ginututukan ng mga kaganapan. Mm-hmm. Alright, sige. Secretary. Okay, kibalita na lang po uli kami. At sana salamat nga, yung sinasabi yung instruction ng Pangulo, directiva na zero casualty, eh, ma-achieve so, natin, ma-attain natin dito, no? At marami salamat po. Susan, no? At tinitiyak po na ang ating mga kababayan ay malayo sa panganib. Okay, salamat Secretary, po. Thank Secretary you. Sonny Coloma. Walang anuman. Okay, good morning po. Alright, balikan natin si Executive Secretary Ramos. Yusek? Yes, Joel. So far, wala hong casualty, wala pang nasusugatan, walang report na gano'n? So far, wala tayong reported injury or death reported ngayon sa oras na ito. Kasi alam mo, ito si Yusek nung Bagyong Pablo, nakita ko pag-aalala niyan eh. Ganun di ba pag-aalala niyo dito sa Bagyong Quinta? Yes, Susan. Dahil mahina o malakas ito, responsibilidad natin ito. Paano kayo nagpasko? Kwan muna, postpone muna. Dahil postpone muna, pwede naman mag-New Year sa February 1, Pasko sa February 2. Parehas lang yan, Joel. Pwede lang yan. Yung mga stranded na pasahero, kumusta ho sila ngayon? Anong paano binibigay natin tulong sa kanila, assistance? May kwan naman, nakahanda naman itong local na pamahalaan. Yung iba ay bumalik na dahil sila ay stranded dyan. Bumalik muna sila sa kanilang mga bahay. Uwi muna. Uwi muna. Huwag muna matigas ulo. Yes, huwag muna magpumilit dahil wala naman silang masakyan dahil klinos ng Coast Guard itong lahat ng patalang. Oo, kasi sabi mga Yusek, di ba, minsan yung mga matitigas ang ulo, yun yung nagdisgrasya eh, ano po? Yes, ang problema lang dito, yung mga koloro na hindi magpaalam yan sa Coast Guard. Yun na nga, matigas ang ulo. Mga koloro na mga sasakyan na pandagat. Ating mga kababayan, huwag lang tayo magpumilit para maiwasan natin ang disgrasya. So, huwag natin tangkilikin yung mga kolorum. Ito nga kolorum, wala silang responsibility dyan. Dahil hindi ito registered. Saka walang pakialam niya kung mapapahama kayo. Importante, meron silang masisingil na pamasahe sa mga pasahero. Kikita sila, di ba, Yusek? Opo, Susan. Kaya yung sinasabi natin, paulit-ulit, yung responsibility ay hindi lang ito sa gobyerno. Kundi lahat tayo may responsibilidad. May responsibilidad ka sa sarili mo. May responsibilidad ka sa pamilya. Sa kapwa mo. Panghuli na lang, Yusek, yung mga mangingisda ho natin. Di ba, lagi tayo may mga report. Pag may bagyo, may mga nawawalang mangingisda. Ano mensahe niyo? Yes, Susan. Mabuti na lang at nag-Christmas muna. Gale warning? Oo, nagka-Christmas muna. Umuwi mo lahat ang mga yan, nag-celebrate. So, nasabihan sila na huwag mo na pumalaot ngayon. Masungit ang karagatan. Okay. Okay, kanina, binanggit kayo lang yung pasahero nating stranded po? 5,916 na, Susan. Saan po mga daungan yan? Ito, Ormoc, Tacloban, Cagbalogan, Maasin City, Sorsogon. Yung kung ito, sa Matnog. Apo. Diyan sa... Of course, pa Cebu, Cagayan de Oro, Osamis, kasama na yung Manila. Suspended operation yung, lalo na yung papuntang Visayas and Mindanao. Suspended operation ito. Until further notice. Yes, sir. Hanggang makalabas ng bansa, siguro ito. Yung flights. Yes, sir. Ang balita sa flights. Yung Tacloban, hanggang dyan sa Cebu, and then Negros. May mga canceled flights po tayo. Opo. Okay, maraming salamat po, Yusek Benito Ramos. Yusek, thank you. Happy New Year. Salamat din, Joel Susan.